Hello guys, good morning po sa inyong lahat. So, welcome to my channel, Jels Vlog po. Ngayong umaga po ay may i-share po ako sa inyong video na tungkol po ito sa pagpakain ng lactating. So, let's go! So guys, ito pong i-share ko sa inyo ay pagpakain po ng lactating. So, pag nakaabot po ng 100 days, di ba po, babakunahan siya ng pamurga or ivermectin. So, ang ginagawa po namin, bago siya manganak, pinapakain po namin ng lactating. So, dati po ay pinapakain namin pagkatapos ng manganak. So, ngayon po ay pinapakain na namin 2 weeks bago manganak po ang buntis na inahin. So, sa 100 days po, pagkatapos ng bakuna ng ivermectin, pinapakain na po namin ng lactating para pampagatas po sa mga biik, or para pag lumabas po ang mga biik ay malakas po ang gatas ng isang inahing buntis. So, yun po talaga ang tama. Dati po ay hindi po namin ginagawa yan. So, okay naman kahit papakainin po ng lactating pagkatapos manganak, pero sabi po ng aming technician ay 2 weeks pa lang bago manganak, papakainin na po ng lactating. So, ayun, ginawa po namin yun kasi meron pong inahin kami na nanganak. So, sayang po mga biik kasi namatay po lahat yun. So, wala pong gatas ang didi ng inahing baboy na yun. So, nagtanong po kami sa technician kung ano bang maganda kasi nawala ng gatas yun. Ayun, sinabihan po kami or nag-suggest po siya na papakainin po ng lactating 2 weeks bago manganak. So, ayan po, 100 days, bakuna ng ivermectin, pamurga. So, pagkatapos po nung papakainin na ng lactating kasi 114 days po ang pagbubuntis ng inahing baboy. So, yan po, papakainin po ng lactating para paglabas ay magatas na po ang didi ng inahing baboy. So, dati naman po, nung hindi pa namin ginagawa ito, so, meron namang inahin na malakas ang gatas, pero depende po sa inahin kung magatas ang didi or hindi. So, ang ginagawa namin, so, inject ng oxytocin. Ang oxytocin po ay hindi po yun pampagatas, pampababa lang po yun ng gatas. Hindi po siya paano po ng gatas. Pababa lang po yun. Yung parang inaano lang niya ang gatas para lumakas. So, hindi ibig sabihin na pampagatas po yun ang oxytocin, pampababa lang po ng gatas. So, ayun, ginawa namin ang itong bagong technique po na pakainin po ng lactating. Sa iba po, ginagawa po nila ito kasi ito po daw ang tama. 2 weeks before manganak, pinapakain na po ng lactating. So, ngayon, ginagawa rin po namin itong pagpakain ng lactating para sigurado po pag labas ng mga biik ay magatas po ang didi or ang inahin. Para hindi po maapektuhan ang mga biik. Kasi kung walang gatas po ang didi ng inahin,
So may mahirapan po ang mga biik. So may tendency po na mamamatay sila. So ayun, naranasan po namin 'yan na ganoon, na walang nadididi ang biik, namatay po ang mga biik. So sayang, ayun na ginawa namin itong lactating na pakainin 2 weeks before manganak. So para sigurado lang po na magkakaroon ng gatas ang inahin. Pero sa dati hindi naman namin ginagawa ito, pero okay naman. So ayun, ginawa na namin ito dahil sinadjust po ng aming technician na para siguradong magkagatas. So ayun guys, pwede rin po ninyong itry ito na 2 weeks before manganak. Pakainin niyo po ng lactating. So karamihan po itong ginagawa ng mga grazer. So para sa akin po nasa baboy naman po siguro yun kung magatas ang didi or hindi. So yun nga, para sigurado, pakainin po natin ng lactating 2 weeks before manganak. So ayun, naka-encounter kasi kami ng ganun na walang gatas po ang didi ng inang baboy, so mga biik namatay. So guys, ayun, bagong share ko na naman sa inyo na 2 weeks before manganak po, papakainin po ng lactating. So para paglabas ng biik ay magatas po ang didi. Lactating po ang papakain. So guys, na-share ko na naman sa inyo ang aking na natutunan or na-experience para magkaroon din po kayo ng idea. So ayun, sana masubukan ninyo ang pagpakain ng lactating na 2 weeks before manganak. So ayun, mayroon po kasi kami, ayan, mga buntis na ito. So mga May, marami na po mag 100 days dito. So meron kaming inahin dito na mga mag 100 days na April 28 po, malapit na. Yun po ang maunang manganak. So dun po siya. Si number 4, yun po ang manganak sa yun po ang mag 100 days sa April 28. So malapit na rin po siya manganak. So ayun guys, na-share ko lang sa inyo ang aking nalalaman. So sana magkaroon din kayo ng idea sa pagpakain po ng lactating pampagatas po. So ayun, 2 weeks bago manganak, pwede na ninyong pakainin ng lactating. So sa iba po, yun ang ginagawa nila. So sa amin dati, hindi naman namin ginagawa yun. Pinapakain namin ng lactating pagkatapos manganak. So okay naman, pero sinadjust po sa amin ng technician na yun po ang tama. So ayun, sinunod namin. So maraming salamat po sa inyong lahat sa pamanood po ulit ng aking video. So sana po ay hindi kayo magsawa sa pagpanood ng aking video. At saka maraming salamat po sa suporta ninyo. So sa mga subscriber po, solid subscriber, sa mga silent viewers. So maraming salamat po sa inyo lahat. Shoutout po sa lahat ng mga taga-tribo Kayag. So lalo na po kay Mami D, Maria Dolores D. Maraming salamat po ma'am sa pag-suporta po sa akin at sa amin. So thank you po sa lahat. So maraming salamat din po sa nag-support po sa akin video, lalo na po kay Ma'am Happy Mami. So maraming salamat po kay Ma'am Rose Pinay, kay Host Antikinya, tapos kay
Ma'am Rinalyn Lariego. So, shout out po sa inyo. Tapos, kay Ma'am Balutsky, maraming salamat po ma'am sa pag-support po. Kay Sis Wing France, sino pa ba? Kay Ma'am Duckstyle, so kay Ma'am Pink Cross, ma'am maraming salamat po sa pag-support. Tapos kay Filipina in California, o Filipina in Cali, tama ba? So ma'am maraming salamat po. Kay Ma'am Marie PHP Vlog, kay Ma'am Marie PHP Vlog, maraming salamat po ma'am sa pag-support po sa akin. Tapos kay Ma'am DGS Life in Europe, maraming salamat po. Kay Ma'am Bibi Barido, kay Ma'am Erod Nars, maraming salamat. Kay Kuya Ernesto, maraming salamat po sa pag-support. So, sino pa ba? Kay Ma'am Pami Julian, so maraming salamat po ma'am. Kay Ma'am Lin, OFW Vlog, thank you po ma'am. Kay Idol Jacob Travel TV, tapos kay Idol Arjun Roldan, so shout out po sa inyo lahat, maraming salamat po guys. So ayun guys ha, pasensya na po sa hindi ko na shout out, so hindi ko alala po sa sunod po, maglilista na po ako. So maraming salamat po sa inyo lahat sa panunuan po ng aking videos. So God bless po sa inyo lahat, thank you po sa inyo lahat sa support ha. So God bless po. Hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po. Bye-bye.